Ernesto Pogi. Sir Vince, finally, nasa Chicago na ako. Wait, congratulations, brah! Naka-quarantine kami for 10 days after noon. Work na as a nurse sa Chicago Methodist Homes and Services. Google nga natin. Chicago Methodist Homes. Search natin, nasan ba ito? Ay! Seryoso ba? Wait, bro! As in, ang sobrang lapit mo lang, kayang lakarin sa akin. As in, what the F? Wait, kumapanood mo itong video na to? As in, magkalapit. Yung work mo, nandito lang sa... Wait. Papakita ko. So, ito. So, ito yung neighborhood. Wow. Ito yung neighborhood. Basta, nakikita niyo yung mataas na building na yan. Hindi yan. Basta, itong street na to. Diyan lang yung work mo. As in, lalakarin lang. Grabe. Sobrang lapit mo lang, seryoso. As in, point... Ayan, no? Ayan lang. Grabe. Small world, di ba? What are the odds? Sa laki nung Illinois, sa laki rin ng Chicago. Anyway, kita kids, pag nakita mo tong mukhang to, ako na yun. Hello, guys. Ayan. Samahan niyo ako. Pagtatapon muna tayo ng basura. Bigat. Bibili ako ng fresh milk tsaka ng ice cream. Wow. Bigot. Yan, samahan niyo ako. Bibili tayo ng ice cream kahit nag-i-snow. Ayun, kumusta naman kayo? Hindi ko alam kung naririnig niyo ako eh. So, samahan niyo muna ako. Bibili ako ng ice cream tsaka ng fresh milk. Kasi wala pala kami fresh milk eh. Meron kami cereals. Ayun, wala lang. Tapos mamaya magsasagutan na naman tayo dun sa comments nyo dun sa latest video. Yun. Tatay natin. Grabe yung snow. Hindi pa rin sila natutunaw. Actually, lumabas lang ako kasi ano to? Meron akong gagawing yung sa collab, eh kailangan outdoor. So, ayun. Hindi ko alam kung narinig niyo. Ulit, actually, lumabas lang ako kasi may gagawin akong collab. Tapos, kailangan at outdoor. So, ayun. Ipifilm ko lang sa labas. Mabilis lang. Ito yun, yung sapatos. Actually, hindi siya sapatos eh. Parang silicone shoe cover. So, ito yung ice cream. Diba, kahit nag-snow, ice cream pa din. Wait. Gusto ko yung plain vanilla lang. Okay, siguro to. Okay, masarap. Iba-ibang klase. Ayan. Ano pa ba yung mga flavor dito? Kims. Pero hindi ko kasi kilala tong Kims eh. Ito na nga lang, at least subo ko na. Itong Breyers. Ano mabasa dito? Breyers. And then, pupunta tayo na kasabay fresh milk. Andun yata yung gatas sa dulo eh. Ah, ito na yung mga fresh milk. Doon na lang ulit tayo sa kilala kong brand. ito sana yun eh. Kaso, ayoko ng lactose free. Ano ba dito? Ano kaya ditong kilalang brand? Eh, hanap na nga lang tayo kahit anong organic siguro. Hindi ko alam. Eh, hindi ko alam. Ito na nga lang ano? Organic. Eh, tawag dito, Horizon. Ito yung kilala ko. Ano kaya kinaibahan nito dito? Reduce fat? Bakit ganun? Organic whole milk. Ito na lang. Pariko. Ang taas. Kobot. Oh, grabe naman. But 170 calories. Ayoko nito. Wow.
Mas mataas pa sa Coca. 130. Ito na lang kaya. Yan, tara na, bayaran na natin. Baka ko ano pang mabili ko. Welcome back. So ayan, alam nyo naman, ano, self-service dito. Alam nyo ba, minsan nga, may nauwi akong Coke, hindi ko nabayaran. Nakakahiya eh, pero binalikan ko. So actually, kailangan ko ng ano, kailangan ko ng spot na may snow, tapos dun ako maglalakad. Para sa collab nga na yan. Paano ba? Tatawid na muna ako. Feeling ko mas okay dun sa kabila. OMG. Grabe yung snow. Taas. Ayan. Yan. So, ayun na nga. Bilisan na nga natin. Pagpasensyahan nyo na yung buhok ko, ano? Under construction pa. Okay. Simulan na natin. First, second, third, fourth, fifth. Grabe. Thank you kay Vincent Luis Ocampo, Jensen Cano, Kevin Joshua Dingding, Harold Badwa, Mabelco. First, second, third, fourth, fifth. Thank you, kuy, stay safe. Thanks, Harold. Top 5 fans, Mabelco. Tulog na yung iba or nagde-date ngayon. Tama. There you go. Wait. Excuse me, bless me. Waray kwarta. Nagulat ako sa mga presyo ng mga bahay dyan. Napakamura, sir. Dito sa amin, at least 2K monthly. Tapos, pag sa Boston ka, 3K to 7K monthly ang rentahan. Ang mahal naman sa Boston. Buti wala ako dyan. Joke lang. Hindi. Ah, yung pinakita kong price nung mga apartment last video. Ano yun? Sa Queen... excuse me. Ben. Sa Queens, Illinois. Malayong malayo yun dito sa amin. Kaya sa mura. Sobrang suburb yata yun. Dito nga sa amin, around... mura na to. Wala kasi ako sa downtown area. Nasa city ako pero wala doon mismo. Ganun din, umaabot ng 2K doon. Pero I don't think kaabot ng 7,000 per month sa apartment. Baka dyan, baka malaki yung ano, yung per hour nyo. Diba ganun naman yun? Yung cost of living, nakadepende yun sa sweldo nyo nung mga worker dyan. Para sa California, diba? Sobrang mahal pero malaki rin naman yung per hour nung labor or nung sweldo ng mga tao. So, ganun din yun, nakakompensate din naman. Kasi kung pare-pares, kunyari, yung per hour ng mga tao, tapos kung dyan, sobrang mahal, wala na makaka-afford ng bahay, diba? So, ganun yun. Balance lang naman yun. Okay, pero thanks for the information, Waray Kwarta. Ngayon ko lang nalaman, ang mahal din pala dyan eh, no? John Bart, hello po Sir Vince, may tanong lang po ako. May mga tao sa FB or sa ibang social media na testimony na nagkapera sila by just investing their money to a person or experienced broker ang gamit ay cryptocurrency, Bitcoin. And the return sa kanila ay ang laki. Example, I invest $100 and my profit is $1,000, depends on who you invest with, they do the trade and profit and all you do is just invest po. I don't know if it's legit, pero ang daming testimonies at good review sa nag-invest sa kanila at makikita mo sila sa iba't ibang social media if you have the chance, sir. Vince, would you take it and willing to take a risk if malay mo legit? You can thank me if it's true. Okay, sagutin muna natin yun. So, ang tanong niya is, tawag dito, would you take it? My answer is, no. It's a no for me. And willing to take a risk? Yes, I'm willing to take the risk, but hindi doon sa klaseng, hindi sa ganong nature. Kasi, well, ganong nature kasi kunyari nag-invest din naman ako pero hindi sa ganong parang instant kasi parang may catch eh, parang too good to be true, alam mo yun? So, edi sana lahat ng mga tao doon na nag-invest pa. Tapos, kunyari $100 lang tapos 1,000 yung return. Parang for me too good to be true pero let me know kung legit ba. Pero ako hindi ko itatake itong klaseng ano ha. Though alam ko naman yung Bitcoin pero sa part na to parang hindi. So, John Bart, hindi. Ikaw na lang, kung legit, let me know. Kung legit, i-message mo ko. Diba? I hope you see this comment po and I always watch your videos. Thank you so much, Dan Bart. Subscribe and no to ad skipping. God bless po. Maraming salamat. Yan, dapat ganyan. Walang mag-skip ng ads.
Salamat. God bless you too, bro. Next, retro hype. Nakakainis talaga yung mga racist dyan sa US. They complain and make the immigrants go home to their respective countries. They don't know that what makes the economy booming in the US and still remains a first world country is us, the immigrants. What a shame sa iba't ibang Americans na racist that they have no idea how valuable their citizenship to us immigrants is. I really get that they are many poor people in the US, pero they did not try hard enough to get the opportunity on what their country has to offer. Yung mga racist dyan sa US should be thankful to us immigrants. Without us, I don't know if the economy will rise if there are no immigrants. I'm not mad po, Sir Vince, pero that is what I have to observe po dyan sa America. Stay safe po kayo and God bless. Very well said, retro hype. Yun, yung pagiging racism naman, hindi mo mawawala yun eh. Kumbaga, sa Pilipinas din naman, hindi ko masabing racism, pero for the record, sa Pilipinas marami ring bully, diba? I mean, nung mga bata pa kami, naalala ko meron kami mga kaklase na. Kunyari, pag maitim yung kaklase, niloloko nung iba. Alam mo yun? Tapos pagkulot, mga ganun. So parang that's one form of racism din. Hindi lang siya ganun kaano sa atin. Kasi tayo mga Pinoy, sanay tayong ano eh, patibay ng sikmura sa atin pag pikon ka, talo ka dito. Medyo sensitive na yung mga tao kasi dito. So, yun lang. Very well said. Retrohype, maraming salamat. Cricket Aya. Sir Vince, may balak po ba kayo mag-relocate to another state after ng contract ng wife niya sa employer niya? Mostly kasi ng mga kilala ko, tinatapos lang ang contract then lipat ng state of their choice. Or dyan na kayo magsisettle sa Illinois? Good question, kasi marami din nagtatanong sa amin and marami kaming friends na inag-i-invite sa amin mag-move to different state kung nasaan state man yung mga tropa namin. Pero Chicago is home, andito na yung, dito na kami magsisettle sa Illinois. Yun, to answer your question. Next, Waray Kwarta. Ulit. Yung tanong ni STTTTT, kaya kong masagot ha. Pwedeng-pwede meron mga immigrant na unang visa na kinuha nila ay tourist visa, then nag-apply sila ng working visa dito sa US. Tapos after nyan, mag-apply sila ng green card, then apply na being US citizen. Kaya siguro ito ng within 10 years span, di ko masyadong maalala. Ito ang ginawa ng tita ko ngayon. Whole family niya andito na sa US citizen na lahat. Siya ang nagpetisyon sa kanila. Tapos regarding sa travel to other countries, even if your visa is working or permanent resident, pwede, pero ingat lang masyado pag working visa lang ang hawak mo. Totoo. Kapag tourist visa naman talaga, ay tourist ba sabi niya? Yung sa working visa or permanent resident, okay lang naman mag-travel to other countries, di ba? Kung legal naman yung dokumento mo, bakit ka hindi mag-travel? So, I don't see anything wrong with it. Yung sa family mo na naka-tourist visa, tapos dito nag-apply ng work, well, hindi ko masyado in-advise din yun syempre kasi merong mga ibang stories ng ibang mga Pinoy na yun nga mga nahuli. Kaya nga ano eh, naghigpit diba yung Amerika kasi marami nag TNT. Swerte yung sa tita mo kasi sila nakapag-apply sila ng work, na-convert siguro yung tourist visa nila to working visa. Tapos ano to, nakapag-apply sila ng green card din after green card syempre US citizen, tapos 10 years span. Sobrang okay nung turn out kasi yung iba hindi pinapalad kasi unang-una kapag naka-tourist visa ang main purpose is travel, so yung iba hindi pinapalad na de-deport. Grabe, ang galing nung sa story nung relatives mo, at least successful, di ba? Jericho Dizon, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Idol, happy Valentine's Day Jericho. JL Splash Mountain sa Los Baños pala yun. By the way, mali pala yung nasabi ko about sa motel. Open naman sa even daytime, doon lang kadalasan natutulog overnight ang mga homeless during winter at sa mga shelters for homeless. People are asking if bakit hindi na lang umuwi sa Pilipinas ang mga Philippine homeless from here. The thing is, paano sila makakauwi if wala silang pang-uwi? Perang pang-uwi, tama. Tama nga naman. Saka hindi rin kasi lahat nakaka-approve sa SNAP at hindi rin lahat malaki ang nakukuha sa SNAP. So by the way, SNAP is Supplemental Nutrition Assistance Program or EBT. Yun yung, or electronic benefits transfer, yun yung para sa mga homeless, unemployed. Government benefit siya. I'm not sure if it's monthly or weekly benefit na yun nga, pumapasok doon sa food stamp account nila. Card siya, para siyang debit card na libre. Hindi siya libre. Oh well, libre from the government. So, di ba dito, maski ano ka, in fairness naman dito kasi nga first world. I mean, sana ganun din sa Pilipinas, no, kapag mahirap natutulungan talaga. As in, well, natutulungan naman ng gobyerno, pero what I'm saying is, may ganun, yung parang weekly makakakuha ng budget, meron silang, ano, yun nga, meron silang allowance. Yun, darating din doon ang Pilipinas for sure.
dito nga marami ding mahirap. Di ba nakikita natin sa mga palabas, palaging maganda yung Amerika, pero hindi masyado nakikita yung, kumbaga yung mukha lang, yung facade lang ng Amerika, kadalasan nakikita natin sa mga series at sa mga movies. Pero yung tunay na mukha na Amerika, meron ding mga mahirap dito, guys. Nga pala, Happy Valentine's Day sa inyo dyan, i-bossing mo, bro. Love you, guys. Ingat dyan palagi. God bless. God bless you too. Kita-kits. Malapit na tayo magkita ulit. Magkalapit lang. Magkalayo tayo, pero nandito lang naman tayo. Mag-shuma tayo pag magkita na ulit tayo. Thomas Bautista. Yup. Kuya Vince, Walmart or Target? Hole? Hehe. Sige, kapag napunta ulit kami dun sa Walmart or Target, pag may time. Angelina Herrera, Happy Valentine's. Happy Valentine's Day to you too, Angelina. Christine May Andia, thank you po sa pagsagot. More vlogs pa po. You're very welcome, Christine. Salamat din sa mga nagko-comment. By the way, guys, sorry, binibilisan ko yung pananalita para akong nagra-rap dito, no? Kasi ayokong hang sobrang haba ng vlog. Ayokong ubusin yung oras nyo. Pero sa mga nakaka-appreciate, kahit mahaba, sa mga tumatapos ng video, maraming salamat. Aaron J. Pinlac, ang saya ng vlog, Kuya Vince. More vlogs pa po. Hope to meet you soon there, Kuya Vince, sa Chicago. Hope to see you kapag safe na, syempre. Aaron, pumunta ka dito. Maganda dito, bro. Kulits Channel, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day to you, Kulits Channel. Randy Ibanez, guwapo talaga si Sir Vince. Keep safe. Yan, yan yung gusto ko sa'yo, Randy. Keep safe as well. Nginginig. Hi, it's me. No, Vince. Nothing to change sa personality mo. We just love you as you are. Nax! Yan! Dapat ganyan. May Badwa. Hi, new subscriber. Paano po? Hey, lagi po nanonood sa iyo yung hobby ko, kaya ako napunta dito. Shout out! Shout out to May Badwa na asawa ni Harold Badwa. O, diba kilala ko na? Memorize ko na yung mga nagko-comment dito. Welcome to my channel. Welcome to me. Welcome to Chicago. Diana Wiza Sestina. Hi, sir. Anong age ka po na nag-work sa Amerika? Thank you po. So, kung malilink ko ulit dito sa baba, anong age? That was 2 years ago. Ano na ba ako ngayon? I'm only 18 now. 18 now? Feeling? 28 na po ako. So, 2 years ago, I was 26. Nung dumating ako dito, 2019. By the way, Diana, subscribe and watch my videos. Thank you. It's Gino and Hershey. Thank you for replying, sir. Your vlogs helped us decide na mag-Chicago na talaga. Nox! We are eyeing Arlington Heights. Oh, alam ko yung Arlington Heights. Sana okay dun tumira. Oh, okay. Alam ko okay dun. God bless, sir. Sana makasalubong tayo sa Chicago. Magkasalubong. Oh, magkakasalubong tayo. Or message na lang sa Instagram. Kasi dun active din naman ako. Active din naman ako dito sa YouTube. Alam nyo naman, diba? Pero active ako sa Instagram in terms of yung pagpapost ng mga stories. Siyempre doon ko yung pinagpapost yung mga ganap ko everyday. It's Gino. You're welcome. Maraming salamat at kahit pa paano nakatulong ako na mag-decide kayo dito sa Chicago. Parami naman tayo dito sa Chicago, guys. Barangay Chicago ng mga Pilipino. Doon maraming Pilipino dito, pero syempre gusto ko yung mga nakaka-intera ko dito sa YouTube, sa channel ko. Ah, kapag lilipat, by the way, di ba Arlington Heights gusto nyo? So, una nyong i-consider is yung school district. Kung may anak na kayo or if you're planning to build a family. Build a family! So, yun, in the future, syempre kung mag-aanak ka, consider mo yung school district. Importante yun. Again, hindi ito parang Pilipinas na kung saan mo lang gusto pag-aralin yung anak mo. Dito hindi. Meron talaga naka-assign na school kung nasaan ka nakatira. Ayan, next is Tina. Sweet naman. Siyempre, alam mo yan, ma'am. Ernesto Pogi. Sir Vince, finally, nasa Chicago na ako. Wait, congratulations, brah! Naka-quarantine kami for 10 days afternoon. Work na... Akala ko labo ko eh. Work na as a nurse sa Chicago Methodist Homes and Services. Google nga natin. Chicago Methodist Homes. Search natin. Nasaan ba ito? Ay! Seryoso ba? Dito ka sa Chicago? Wait! Bro! As in, ang sobrang lapit mo lang, kayang lakarin sa akin. As in, what the F? Wait, kumapanood mo itong video na to. As in, magkalapit. Yung work mo nandito lang sa... Wait. Papakita ko. So, ito. So, ito yung neighborhood. Wow. Ito yung neighborhood. Basta, nakikita niyo yung mataas na building na yan. Hindi yan. Basta, itong street na to. Nandyan lang yung work mo. As in, lalakarin lang. Grabe. Kasi, diba, Chicago, sabi mo. Hanapin nga natin. Maraming lumalabas na ano eh. Ano to? Chicago Methodist ba? Wait lang. Chicago Methodist. Tama eh. Yun yung sabi niyo eh. Chicago Methodist Homes and Services. Sobrang lapit mo lang, seryoso. As in, point... Ayan, no? Ayan lang.
Grabe. Small world, di ba? What are the odds? Sa laki nung Illinois, sa laki rin ng Chicago. Anyway, kita kids, pag nakita mo tong mukhang to, ako na yun. Salamat sa videos nyo, kahit papano may idea na ako sa Chicago. Kaya lang, ang unang araw ko pa lang sa Chicago, nagka-snowstorm agad. So, oo, nagka-snowstorm dito, grabe. Sa mga nag-follow sa akin sa Instagram, palagi ko naman i-story, grabe yung snowstorm. As in, balot yung mga sasakyan ng snow, hindi na makaano. Ilang beses nga ako na-stuck sa snow eh. Hindi siya masaya, kakapagod pati. At nakakatakot ma-stuck sa snow, lalo kung mag-isa ka lang. Next, Anapaw. Kuya Vince, tanong lang po, saan po kayo naghahanap ng background music sa mga vlog nyo? Hehe, God bless po. So dito lang din sa YouTube, nag-ano ko, search mo, no copyright songs, ganun. Kasi siyempre, pag may copyright, maka-copyright ka. Yeah, sin-search ko lang sa YouTube, no copyright music, ganyan. Tapos ganun, kung anong mood yung gusto mo, no copyright cinematic music, no copyright upbeat, no copyright lo-fi, mga ganun. So, ganun ako maghanap. Next is Mitch Jayon. Hi, new subscriber po. Happy Valentine's. Happy Valentine's Day to you, Mitch. Sana hindi malamig yung Pasko. Pasko, yung Valentine's mo. Thanks for subscribing. STTTD Kikso. Thanks po, Kuya Vince, sa pagsagot ng tanong ko po. College student pa lang po ako, Kuya. Accountancy din po. Nice. Pagbuti mo pag-aaral mo. And yun, palagi, kaya naman sinasabi ng mga matatanda, di ba? Pagbuti ng pag-aaral, kasi para sa'yo rin naman yan. Hindi naman yan para sa mga magulang mo. Well, para sa kanila din, pero para sa'yo talaga yan. Sa future mo at ng iyong magiging pamilya. Justin Ocampo, Kuya Vince, may tanong lang po ako. Sabi daw po ang H1A visa ay temporary at ilang years po bago ma-expired ang visa na yun. At pwede po ba another mag-extend pa po? Advance, thank you po, and more subs to come. H1A is working, di ba? Wait lang, tingnan natin. Ay, ang H1A pala, H1A Nurse Program, enacted by Nursing Relief Act. Ah, yun nga. H1A Nurse Program, blah, blah, blah. Puro nurse program. Sabi dito, ang H1A ay 3 years validity. Sa mga naka-H1A visa dyan, paki-confirm naman guys, para kay Justin Ocampo. Ayan, the visa is valid for 3 years and cannot be extended. Sa mga naka-H1A dyan, paki-confirm. Pero sabi, mukhang reliable tong source na to. It is valid for 3 years and cannot be extended. Pero wait lang, parang sabi dito na discontinue na daw yung H1A. Hindi ako sure ha. Kailan pa ba to? Matagal na yata tong post na to. Tinitignan ko. 1 year ago. Ang alam ko kasi, yung H1B. Ang alam ko kasi H1B. Pero yung H1A, as per dito sa ginugil ko, temporary work visa sa. Next is Ming Ming, kuya, try different popular fast food chains there and do mukbang with Q&A at the same time. Oh, okay yun na. Pero kasi mukbang, so kailangan maraming pagkain. Eh, paano kung hindi ko naubos? Parang sayang. Or kung ubusin ko man, para namang ang parang patay, gutom. Anyway, pero sige, pwede ko rin i-consider yun. Thank you, Ming Ming. Jacqueline and Berga, every time napapanood ko video mo, Kuya Vince, nami-miss ko bumalik ng US. Very inspiring yung mga sinasabi mo and nakakatuwa panoorin. Maraming salamat na nakaka-inspire yung mga sinasabi ko kahit paminsan ang wali. Salamat sa mga nakaka-appreciate and yan, nakakatuwa. Siguro doon mo nakakatawa, hindi nakakatawa. Pinagtawa na pala yun. No? So maraming salamat, Jacqueline and Berga. Next is Sheena Marie Prado. Nakakamiss naman Chicago kahit 1 year lang ako nakastay sa as intern. Lol. Ask ko lang po sana if kasal na kayo ng wife mo nung nag-work siya sa US. Yes, kasal na kami bago ako dumating dito sa Amerika. Ano po yung timeline ng application nyo if you don't mind? Yeah, I don't mind. Hehe, thank you and keep warm. So, please subscribe Sheena. Nasabi ko na yun sa mga vlogs. Actually, maraming beses na. Pero sige, sabihin ko ulit. For the sake, dun sa mga hindi nakakanood at para nakakanood pa ng previous vlogs at para sa Yosina. Pero panoorin mo rin yung mga previous vlogs kasi. So, ayun. Timeline, 3 to 4 years. Hindi sakong 3 years. More than 3 years, pero less than 4 years. Mga ganun. Nung simula nung nagpetisyon yung employer, hanggang sa na-approve yun, yun yung matagal. Tapos, nung approve na, syempre mag-aantay ka ng schedule nung medical tsaka nung interview. Yun yung parang medyo, hindi naman sobrang bilis, pero sakto lang. Like 1 year, mga ganun. Basta lahat-lahat, 3 to 4 years. So sa amin, gaya na sinasabi ko, iba't ibang case, merong 5 years, merong 8 years, hindi ko rin masabi kung bakit, pero case-to-case basis, na hindi natin alam kung paano nila din na-determine.
Next is Edward Encarnado. Pasilip naman loads yung mga clothing store dyan, like H&M. Sige, sabi ko, H&M parang pares lang sa Pilipinas. Ganun din yung itsura. Gucci talaga, parang nakakahiya pumasok ng Gucci kapag hindi ako bibili. Unless bibili ako. Di ba, sige, tatandaan ko to. Pag pumunta ako ng Gucci, Balenciaga talaga. At iba pa, shout out loads. Shout out to Edward Encarnado. In English, Encarnate. Edward Encarnate. Okay, last is from Bright Chua. Nabaog. Oh, ngay bog yata nga talaga ako. Hindi, joke lang. Bright Chua. Ah, saan ko nga ulit? Ano ba? Target po, Kuya Vince. Oh, sige, pwede. Yung Target. Total, madalas kami pumunta ng Walmart tsaka Target. Mag-aano ko, sneak peek. Ganyan. Ano ba? Yun, yung Target, ano ba? Okay din naman dun. Parang maraming ding mura, ganyan, masarap mamili. Ganun na ulit katagal tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel na to para naman maging part kayo ng first 1 million subscribers. Feeling. Pag kunyari sumikat na ako, part kayo ng pamilya. Pamilya? Part kayo ng... Part nyo ako, ganun. So, mabilis, ayoko ng pahabain, ayoko ng sayangin yung oras nyo, guys. So, yun, guys, follow me on my socials, naka-flash sa inyong mga screen. Wow, ganyan. Subscribe to this YouTube channel, follow me on Instagram. Tapos, pakilike na rin yung Facebook page ko na hindi naman ako masyado active doon, pero kailangan ko kasi para sa aking mga collabs sa brands. Wow, ganyan, collabs. Para sa ekonomiya. Anyway, magkita-kita ulit tayo. Hanggang sa muli. Bye!